Isang masagana at puno ng pag-asang araw ng Biyernes, mga kapatid kay Kristo. Dakilain natin ang Panginoon sa patuloy niyang pagbuhos ng mga biyayang makalangit. Ako po si Sister Amelin Paglinawan ng Daughters of St. Paul. Pagkalooban nawa tayo ng mga biyayang gagabay sa atin patungong langit. Pakinggan natin ang mabuting balita ngayon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag dito sa lupa kayong mag-ipon ng inyong mga iniipon, sapagkat dito'y masisira ang mga iyon ng mga kulisap at kalawang, at mananakaw ng magnanakaw. Sa piling ng Diyos kayo mag-ipon ng inyong iniipon. Wala nga roong kulisap o kalawang nasisira, at walang magnanakaw. Malaman mo sana na kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Ang iyong mata ang lampara ng iyong katawan. Kung malinaw ang iyong mata, nasa liwanag ang buo mong katawan. Kung malabo naman ang iyong mata, nasa kadiliman ang buo mong katawan. At kung dumilim ang liwanag na nasa sayo, gaano pa kaya ang madilim?" Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito may naninirang tanga at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Mahalagang ating maunawaan ang tinuturo ni Jesus sa atin ngayon. Common sense. Realistic o makatotohanan ang tinuturo niya sa atin. Nakakalungkot nga lang isipin na marami sa atin na ang pinag-uukulan ng pansin ay ang mga material na bagay na maaring biglang mawala o maglaho sa atin, ibinabaling ang atensyon sa yamang inaanay o nabubulok lamang. Bakit kaya tayo masyadong nag-aalala sa mga kayamanang lumilipas? Tanda ito na kulang tayo sa pagtitiwala. Kulang ang ating tiwala sa Panginoon. Kaya hindi natin ipinauubaya sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa halip, pagsikapan nating makamit ang yamang maghahatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Buksan natin ang ating puso at diwa sa mga bagay na makalangit. Pagnilaya natin kung ano talaga ang tunay na nakapagbibigay sa atin ng kaligayahan at kapayapaan. Bagay ba ito o relasyon? Minsan may natanggap akong text na ang mensahe ay mula sa sinabi ni J.M. Lawrence, "It is not what we have in life, but who we have in our life that counts." Kung ating ikumpara ang mga bagay na meron tayo at ang mga taong ating kasalo o kasama, ating maunawaan na ang ating mahal sa buhay ang mas matibang. Kahit gaano karami ang kayamanan mo, kung wala ka namang kasalo sa oras ng pighati at hirap, gayon din sa saya, mapagtatanto mong kaawa-awa ang iyong kalagayan. Sinabi pa ni Jesus, "Malaman mo sana na kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso." Maintindihan nawa natin na lahat ng nilikha ng Diyos ay tanda ng maghahatid sa atin sa mga bagay na higit na mahalaga. Ang katotohanan, kabutihan at kagandahan ng tagapaglikha. Ang mga bagay sa mundo ay hindi tinatago, kundi ginagamit natin upang marating ang tunay na kayamanan. Ang pagmamahal. Isa na namang pagpapahayag ng mabuting balita ang inyong napakinggan para sa araw na ito. Makiisa sa aming misyon, maging tagapagpahayag din ng mabuting balita sa pamamagitan ng pag-like, pag-share at pag-tag ng videong ito. Sa inyong mga prayer intentions, reactions o comments, i-message lamang kami sa Paulines Radio PH.
Para sa inyo na masugid naming followers, sa mga labis na naapektuhan ng pandemya, natural calamities, at mga may sakit na patuloy pa rin nahihirapan, kasama rin ang mga frontliners at backliners, asahan po ninyo na kaisa ninyo kami sa pagdarasal ng inyong mga kahilingan, kalagayan at kaligtasan. Ipagdasal natin kasama ang ating mahal na ina, Birheng Maria, na tayo'y magkaisa bilang isang sambayan ng Pilipino na dumudulog sa iisang ama. Muli po, ako ang inyong kapanalig, Sister Ameline Paglinawa ng Daughters of St. Paul, na nag-iiwan sa inyo ng mga katagang pag-ibig ni Jesus sa kanyang banal na puso ating pagyamanin. Katapatan ng Birheng Maria, idalisay at isalamin. Kaya tuwi na nating ipanalangin, naway kalooban ng Ama'y matupad sa ating bawat gawain.